Sigawan ang mga inmate habang naglalakad si Anton na nakasuot na rin ng damit ng isang bilanggo. Nasa likuran niya ang dalawang pulis na maghahatid sa kanya sa kanyang selda. Natapos na ang pagdinig sa kanyang kaso at nahatulan siyang makulong ng 15 taon dahil sa kasong arson. Gayong napagbintangan lang naman siya at ang tunay na may sala ay siya pa mismong naging witness na nagdiin sa kanya. Narating na nila ang selda 11 at dito na nga siya ipinasok ng dalawang pulis. Malakas ang kabog ng dibdib niya at halos mapatalon pa siya sa gulat nang biglang isinara ng pulis ang pinto ng selda. Nagtatawanan pa ang dalawang uniformadong lalaki habang naglalakad na silang palayo. Mayroong 3 double deck na pinagkasya sa masikip na seldang kinaroroonan niya. Isa sa bandang gitna at 2 ang nasa magkabilang gilid. Nasa gawing kanan na sulok ang isang inidoro na natatabingan lamang ng kurtina. Sinuyod niya ng tingin ang magiging bagong tirahan niya hanggang sa siya ay makalaya. Isang higaan na lamang ang nakikita niyang bakante, yung bandang itaas ng double deck na nasa gitna. Dahan-dahan siyang lumakad at niayaw niyang ibaling ang kanyang tingin sa magkabila niyang gilid dahil titig na titig sa kanya ang 4 na mga lalaking pawang naglalakihan ng mga katawan at bordado ng mga tato. Sa tabas ng kanilang mga pagmumukha ay sila yung tipong hindi pahuhuli ng buhay. Pero narito sila ngayon kasama niyang bubunuin ang maraming taon ng kanilang sintensya. Nang makalapit na siya sa gitnang double deck ay dahan-dahan niyang inilapag ang dala niyang bag sa itaas na higaan nito. Tapos ay kumapit na siya at kumuha ng buwelo para makaakyat na. Pero anumang pagdahan-dahan ang ginawa niya ay umuga pa rin ang double deck. Nanlaki ang mga mata niya at muling dumagundong sa kaba sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin at nakita niyang gumalaw ang taong natutulog na balot ng kumot mula ulo hanggang paa. Lumantad ang ulo na may mapuputi ng mga buhok. Pumangon ang isang matandang lalaki na napakapayat ang pangangatawan pero tadtad din ito ng iba't ibang mga tato. Pasensya na po kayo, boss amo. Nauutal na paghingi niya ng paumanhin sa matandang lalaki. Sinamaan lamang siya nito ng tingin bago ito muling nahiga. Nagtalukbong ng kanyang kumot at namaluktot. Parang piniga sa sikip ang dibdib ni Anton. Alam niyang sa kaunting pagkakamali lamang niya ay maaari nang manganib ang kanyang buhay sa mga taong kasama niya ngayon sa masikip na seldang ito. Pagsampa niya sa itaas na higaan ay nahiga na siya at ginawa niyang una ng bag niya na naglalaman ng ilang pares niyang damit. Dito siya muling naluha at nahabag sa kanyang sarili. Maraming taon niyang pagdurusahan ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Naiisip niya kung ano na ang magiging buhay ng kanyang asawa at 3 anak. Kung kaya ba nilang maghintay ng 15 taon hanggang sa kanyang paglaya. Marami pang mga isipin na tila malakas na ragasa ng baha na tumatangay sa kanyang isipan. Hanggang sa di niya namalayan na nakaidlip na siya. Nakatagilid na siya nang siya'y magising. Napaigdad pa siya at mabilis na bumalikwas nang mamulatan niya ang 4 na bilanggong kasama niya sa selda. Nakatayo na ang 4 sa tabi ng hinihigaan niya. Matatalim ang mga mata nilang nakatitig sa kanya. Wala siyang mabigkas na salita dahil ayaw niyang magkamali siya nang sasabihin sa kanila. Titig na titig lang ang mga ito sa kanya na parabang tagos hanggang kanyang kaluluwa. Maraming bagay ang sumasagi ngayon sa isipan niya.
na baka balak siyang gahasain ng mga ito o di kaya ay pagtripan na gulpihin bilang pag-welcome sa bago nilang kakosa. Namaluktot siya at niyapos ang kanyang mga tuhod. Ayaw pa rin siyang lubayan ng mga pagtitig nila. Wala naman ni isa ang nagsasalita sa apat na bilanggong nasa harapan niya. Basta nakatitig lamang ang mga ito sa kanya ng mariin, na parabang nais siyang lapain ng mga ito ng buhay. Di na niya kinaya na makita ang itsura ng mga ito. Yumuko siya at isinubsob na lamang niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod. Ikinubli niya ang kanyang pagluha dahil baka ito pa ang maging sanhi para mas lalo siyang pag-initan ng naglalakihang mga lalaki. Nadama niya ang pag-uga ng double deck, kasunod ang pag-ubo ng matanda. Pag-angat ng kanyang ulo ay wala na ang apat na bilanggo sa harapan niya. Nasa kani-kanilang mga higaan na ang mga ito. May nakahiga na, ngunit dilat na dilat pa rin ang mga mata. May nakaupo at nakatulala lamang. Mayroon namang nakatayo sa tabi ng kanyang higaan at nakatitig sa puting pader sa labas ng kanilang selda. At ang isa naman ay palakad-lakad lamang at waring may mga ibinubulong. Ayaw pa rin niyang kumibo, ni halos ayaw na niyang gumalaw sa kinauupuan niya. Anong klaseng mga tao ba ang kasama niya ngayon? Ilang tao ba ang napas lang ng bawat isa sa kanila? Ang isa sa kanila na may makintab na ulo ay lubog na lubog ang pisngi at namimilog pa ang mga mata. Halatang ginigiyang na ito ng sobra dahil marahil sa pagkasabik nitong muling makasinghot ng ipinagbabawal na droga. Nangangatal ang mga labi ng lalaking kalbo at wari may mga ibinubulong-bulong pa ito. Mas lalo pang nahintakutan si Anton dahil mukhang anumang sandali ay maaaring isa sa apat na lalaking kakosa nila ang bigla na lang sasakal sa kanya, lalo na kapag nasa kasarapan na siya ng kanyang pagtulog. Maya-maya pa ay kinalampag at binuksan na ng mga bantay na pulis ang kanilang mga selda. Oras na raw ng kanilang tanghalian, kaya magsilabas na raw sila at pumila ng maayos sa paglakad. Narinig niya ang paglangit-ngit ng higaang nasa ilalim ng higaan niya. Bumangon na ang matandang lalaki at lumakad na ito palabas ng kanilang selda. Nakita niyang nagsitayo na rin ang apat pang kasama nila at naglakad na ang mga ito pasunod sa matanda. Dali-dali na rin siyang bumaba nang sinenyasan siya ng pulis gamit ang hawak nitong batuta. Nakayuko pa siyang lumabas ng selda at paglingon niya sa pasilyo kung saan nakapila na ang ibang mga bilanggo ay nakita niya ang matandang lalaki na nakatingin sa kanya na parabang hinihintay siya nito. Sige, lakad na! Huwag nang babagal-bagal! Bulyaw pa sa kanya ng pulis na bahagya pa siyang itinulak. Magkatabi sila ng matandang lalaki habang sila ay kumakain. Palinga-linga siya at hinahanap niya yung apat na bilanggong kasama nila sa selda 11. Pero katakatakang hindi niya mahagilap ng tingin ng mga ito. Anong kaso mo, bata? Biglang sambit ng matandang lalaki. Ha? Arson po, boss. Nauutal niyang tugon. Napamasid ang matanda bago ito sumubo ng kanin na may sabaw. Kayo ho? Usisa niya na halos pabulong. Bumaling ng tingin sa kanya ang matandang lalaki at tinitigan siya nito ng mariin. Nakapatay ako, tugon ng matanda bago nito muling itinuloy ang kanyang pagkain. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Anton at napalunok siya ng laway. Ayaw na niyang dagdagan pa ang kanyang mga tanong
dahil baka kung saan pa mauwi ang kanilang usapan. Patapos na silang kumain nang lapitan sila ng dalawang pulis. Tapos na ba kayo, Mang Lando? Usisa ng isa. Tumango ang matandang lalaki bago ito tumayo sa harap ng mahabang mesa. Sige, doon na kayo sa inyong pwesto. Darating si Warden ngayon, kaya dapat ay malinis ang lahat. Saad pa ng pulis. Panay pagtango lamang ang tugon ng matandang lalaki na halos hindi nakikipagtitigan sa dalawang pulis. Napabaling kay Anto ng tingin ng mga ito at napangiti sila sa kanya na parabang nakakaloko. Isama nyo na rin pala ang isang ito para mapakinabangan naman. Wika pa ng pulis na tumapik pa ng marahan sa balikat ni Anton. Tumango lamang muli ang matandang lalaki bago ito lumakad at nagtungo na sa kanyang itinakdang tungkulin. Mang Lando? Saan po ba tayo pupunta? Ano ho ba ang ating gagawin? Usisa niya habang sila ay naglalakad. Paragampanan ang ating tungkulin. Mas mabuti na ang ganito kaysa ang mapili nila para sa kanilang katuwaan. Tugon ng matandang lalaki. Ano hong mapili sa katuwaan? Sino pong mamimili? Tanong pa niya. Makinig ka, bata. Kung may libingan ng mga patay sa labas, dito sa loob ay narito ang libingan ng mga buhay. May mga pangyayari sa loob ng gusaling ito na hindi mo na dapat pagtuunan pa ng pansin. Kung nais mong magtagal dito ng buhay at matapos mo ang iyong sentensya. Pabulong na salaysay ng matanda. Tumangu-tangu na lamang si Anton at tahimik na lang na sumunod sa matanda. Abala na siya sa pagmamap ng sahig. Naghiwalay sila ni Mang Lando ng pwesto na lilinisan. Sa kanya ang buong pasilyo hanggang sa may kainan nila na hintayan na rin nila ng kanilang mga dalaw. Inako naman ng matanda ang paglilinis sa palikuran at ng kanilang kusina. Habang hinahagod niya ng basang floor map ang sahig, ay napukaw ang pansin niya nang makita niya ang apat na pulis na may kasamang dalawang bilanggo. Isinama ng mga pulis na yon ang dalawang inmate patungo sa isang may kadilimang pasilyo. Paglampas ng mga taong yon sa isang harang na rehas, ay may nilikuan pa silang isa pang pasilyo na hindi na niya alam kung saan patungo. Nabaling ang tingin niya sa isang pulis na nakapwesto malapit sa harang na rehas. Ito ang nagsisilbing bantay sa gawing ito upang limitahan ng mga taong papasok sa naturang pasilyo. Pinandilatan siya ng pulis na wari ayaw nitong pagtuunan pa niya ng pansin ang nakita niya, na ipagpatuloy na lang niya ang kanyang ginagawa. Puno man siya ngayon ng kuryosidad, ay pilit na lang niyang iwinaglit sa isip niya ang kanyang mga nakita. Marahil ay ito na ang tinutukoy ni Mang Lando na may kinalaman sa pangyayaring hindi na dapat niya panghimasukan kung ayaw niyang maging komplikado ang buhay niya dito sa loob. Kakain na sila ng kanilang hapunan nang muli silang magkita ng matanda. Kamusta ang naging trabaho mo, bata? Usisa ni Mang Lando habang kumakain na sila. Ayos lang naman po. Medyo nangalay lang itong mga braso ko. Tugon niya. Sa una lang yan, bata. Masasanay ka rin. Mas mainam ng ganito lamang tayo dito sa loob. Umiiwas sa gulo at nagpapakita ng magandang pag-uugali. Hindi lamang ang ibang mga preso ang dapat mong pangilagan dito. Mas dapat mong katakutan ang mga nakasuot ng uniforme at may hawak na mga batuta. Pabulong na salaysay ng matanda habang pasimple itong nakatingin sa dalawang paikot-ikot na mga pulis. Napalunok laway na lang si Anton at naguguluhan sa mga sinasabi sa kanya ng matanda.
Bago sila bumalik sa kanilang selda, ay nagtungo muna sila sa banyo para makaligo. Tabi-tabi ang mga shower at hubaran talaga silang nakasahod dito at limitado lamang ang minuto ng kanilang pagligo. Tatlong kapwa nila bilanggo ang nadatnan nilang nakasahod na sa shower. Pagbaling ng tingin niya sa gawing sulok ng paliguan, ay nakita niya yung apat na mga bilanggong kasama nila sa kanilang selda. Nakatayo lamang ang mga yon at nakatuon lang ang tingin ng mga ito sa kanila. Tingin niya ay naparito rin sila para makaligo. Pero laking pagtataka niya, tatlo lamang ang kasalukuyang naliligo at may pito pang shower na bakante. Limitado ang oras nila sa loob ng paliguang ito. Pero tila may kung ano pang hinihintay ang apat na yon na wala man lang pagkilos sa kinatatayuan nila. "Ano bata, sasayangin mo ba ang oras mo sa pagtunganga dyan? Bilisan mo ang pagligo dahil marami pang pipila mamaya para makaligo." Wika ng matanda na pumukaw sa kanyang atensyon. Panay ang lingon niya sa apat na preso na pinapanood lang silang naliligo ng nakahubot-hubad. Nakakadama siya ng pagkailang at kung ano-ano ang mga naiisip niya. Nakikiramdam siyang mabuti dahil natatakot siya na baka gawan siya ng mga ito ng kahalayan. Pero hanggang sa matapos na silang makaligo, ay naroon pa rin sa sulok ang apat na preso na mariing nakatitig lang sa kanila. Nasa loob na sila ng kanilang selda bago maisara ng pulis ang rehas na pinto, ay nakita pa niya sa gilid ng kanyang paningin ang pagpasok ng apat nilang kasama sa selda. Tahimik lang muli ang mga ito na nagsiupo na sa sahig sa kani-kanilang mga higaan. Wala silang kibuan pero makikita namang wala ding anumang tensyon na namamagitan sa kanila. Pinipilit niyang iiwas ang kanyang paningin sa kanila pero di niya maiwasan lalo na kapag tumitindig ang mga balahibo niya at nararamdaman niyang nakatingin ang mga ito sa kanya. Malalim na ang gabi. Patay na ang lahat ng mga ilaw. Tanging ang liwanag na lamang mula sa labas na pumapasok sa maliit na bintana ng kanilang selda ang nagbibigay ng kaunting liwanag upang maaninag niya ang kanyang paligid. Maya't maya niyang sinusulya pa ng apat na kakusa nila. Dalawa ngayon ang nakaupo lang sa kanilang higaan at alam niyang sa kanya nakatuon ang tingin ng mga ito. Dahil dito ay nanatili lamang din siyang nakadilat. Hindi niya alam ang binabalak ng mga taong ito sa kanya. Baka naghihintay lamang ang mga ito ng tiyempo upang magawa nila ang kanilang ninanais. Pero napaisip din siya na kung pwersahan man siyang gagawan ng mga ito ng kahalayan, ay wala din naman siyang magiging laban. Naglalakihang mga tao ang mga ito na may matitipunupang mga katawan. Kaya kapag kinuyog siya ng mga ito, ay wala na rin talaga siyang magagawa pa. Totoo nga ang sabi nila na kapag nalagay ka sa isang lugar o sitwasyon na alam mong nasa paligid mo lamang ang mga banta, ay magkakaroon ka talaga ng mga kinatatakutan. At sa sitwasyon nga niya ngayon, ay nagkaroon siya ng takot na makatulog o kahit ang mapapikit man lang ng matagal. Naupo siya at namaluktot. Pinilit na niyang iiwas ang paningin niya sa kanila. Tumanaw siya sa maliit na bintana at inisip niya ang kanyang asawa at mga anak. Nangako siya sa kanyang sarili na magpapakatatag siya. Nasisikapin niyang iwasan ang mga tao na dapat niyang iwasan. Mahabang panahon pa ang bubunuin niya sa loob ng kulungang ito. Pero umaasa siya na may mangyayaring milagro at mas mapapaaga ang paglabas niya. Magdamag nga siyang nanatiling gising dahil sa tuwing mapapalingon siya sa higaan ng apat nilang kakusa, ay kita niyang nakatitig lang talaga ang mga ito sa kanya. O di kaya ay palakad-lakad sila
habang bumubulong. Kinaumagahan ay may dumating na magandang balita sa kanya. Anton, bumangon ka dyan. May dalaw ka. Bulyaw sa kanya ng isang pulis. Nakangiti siyang nagtungo sa may kainan nila. Pag-upo niya sa harap ng kanyang asawa, ay agad niyang hinawakan ang mga kamay nito at hinaggan. Kamusta ang mga bata? Agad niyang usisa. Nangingilid ang luha sa mga mata ng ginang. Labis itong nahahabag sa kanya dahil ito pa lamang ang simula ng maraming taon na bubunuin niya sa loob ng bilangguan. Ayos naman sila. Ikaw, kumusta naman ang unang araw at gabi mo dito? Balik na tanong ng kanyang asawa. Ayos lang din naman. Hindi ako gaanong nakatulog pero masasanay din naman ako. Nakangiting tugon niya upang maibsa ng lungkot at pag-aalala ng kanyang asawa. Nakahanap kami ng ibang abogado. Susubukan naming iapila ang kaso mo. Saad ng kanyang asawa. Amelia, magastos ang gagawin niyo. Saan ka kukuha ng malaking halaga? May pang-uusig niyang wika. Anton, hindi naman kita maaaring pabayaan na lang. Dahil alam kong inosente ka at hindi ko kaya ang labis na pangungulila. Ganoon din ang mga bata. Gagamitin ko ang perang naipon natin. Ilalaban nating muli ang kaso mo. Giit ng ginang. Para sa mga bata ang perang yun, Amelia. Wag mong basta na lamang iwaldas. Para sa paglaya ko, na wala namang katiyakan. Pagsalungat niya sa nais ng kanyang asawa. At anong gusto mo? Maghintay na lang kami sa pagbabalik mo sa aming piling? O hihintayin ko na lang ang balita na napatay ka na ng mga taong halangang kaluluwa dito sa loob? Anton, hindi ko makakaya yon. Hindi namin makakaya ng mga anak mo. Impit na tinig ng ginang, napigil na pigil sa paghagulgol. Nakadama ng awa si Anton sa kanyang asawa. Alam niya kung gaano kabigat para dito ang kalagayan nila. Naluluha na rin siya, pero pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng mga ito mula sa kanyang mga mata. Pasensya na, Amelia, pero makinig na lang muna sa akin. Mabigat ang ebidensyang ginamit laban sa akin. Naset up ako. Pero bukod sa iyo at sa ating mga anak, ay wala nang iba pang maniniwala na inosente ako. Huwag ka muna basta-bastang gagawa ng hakbang na walang kasiguraduhan. Mas mahalaga ang kinabukasan ng ating mga anak. Sana ay nauunawaan mo ko. May pagsamong tinig ni Anton. Tumangutango na lamang ang ginang na labis na ang pagtangis. Pilit inabot ni Anton ang balikat nito at hinimas-himas. Patapos na ang oras ng dalaw. Nang ilapag ng kanyang asawa sa mesa ang isang bag at isang supot ng mga makakain. Heto, dinalhan na kita ng unan at kumot mo. Mayroon na ring tinapay at ilang mga prutas. Saad ng kanyang asawa bago ito tumayo. Salamat, Amelia. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Ihalik mo na lamang ako sa kanila. Nakangiting wika ni Anton na may namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Pagbalik niya sa kanilang selda, ay nadatnan niya si Mang Lando na nakaupo sa higaan nito at may kung anong sinusulat. Laking pagtataka niya dahil ang matanda lamang ang nakikita niya ngayon sa loob ng kanilang selda. Mang Lando, nasaan po yung iba pa? Usisa niya. Natigilan sa kanyang ginagawa ang matanda. Hinubad nito ang suot nitong salamin na may grado
at mariin itong tumingin sa kanya. Nakikita mo rin sila, tama ba? Seryosong wika ng matanda. Naguluhan si Anton at marahan na napatango. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Ang apat na taong yon ay dito nga sa seldang ito nakulong at nagtagal ng maraming taon. Pero hindi sila sabay-sabay na nawala o mas madaling sabihin na isa-isa silang namatay. Ang mga nakikita mo, yun ang kanilang mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Pangiti-ngiti pang salaysay ng matanda. Hindi alam ni Anton kung seryoso ba ang sinasabi nito o baka binibiro lamang siya ng matanda. Iginala niya ang kanyang paningin sa apat na sulok ng kanilang selda at nangilabot ang pakiramdam niya. Mang Lando, pinagtitripan niyo po ba ako? Saad niya habang nakayapos siya sa kanyang katawan dahil sa bigla ang panlalamig. Ano? Ibig mo bang sabihin ay gumagawa lamang ako ng istorya para takutin ka? Patawa-tawang sambit ng matanda. Ganoon na nga po. Kitang-kita ko po kasi talaga sila na parang buhay na buhay. Buong akala ko ay hindi lang talaga sila palakibo. Kaya panay ang pagtitiglang ang ginagawa nila sa akin. May pangangatal na saad niya. Lumalapit sila sa iyo dahil alam nilang may kakayahan ka ring makita sila. Pero ako, nasanay na lang ako. Di ko na lang sila pinapansin dahil wala din naman akong magagawa pa upang matulungan sila. Kaya pala dito sa itaas ng higaan ko ang napili mong tulugan. Nung una pa lang pala ay nagawa mo na silang makita. Seryosong wika ng matanda. Paano niyo po nagagawang makatulog sa kabila ng kanilang mga pagpapakita at pagpaparamdam? Usisa pa ni Anton. Nung una talagang nahirapan din talaga ako. Maraming mga gabi din akong dilat at pinipigilan ang sarili ko na makatulog. Dahil kahit nakapikit na ang aking mga mata, ay parang nakikita ko pa rin sila. At kahit na nga sa aking panaginip, ay naroon pa rin sila. Paulit-ulit nilang pinapakita sa akin kung papaano sila namatay o pinatay. Hanggang sa sinubukan ko silang kausapin, sinabi ko na wala akong kakayahan na maibigay sa kanila ang nararapat na hustisya. Dahil dito na ako mabublok sa kulungang ito. Marahil ay naunawaan naman nila yon. At mula nga noon ay hindi na nila ako ginagambala. Nagpapakita pa rin sila pero dinadaanan ko na lang sila. Salaysay pa ng matandang lalaki. Matapos niyang malaman ang totoo na sila lamang dalawa ni Mang Lando ang talagang magkasama sa kanilang selda, ay mas lalo pa siyang nangilabot. Alam niyang mas dapat na siyang mapanatag ngayon dahil hindi naman pala mga buhay na tao ang mga nakikita niya at labis na kinatatakutan. Pero mas nakabuti nga ba na nalaman niya na ng maaga ang totoo? O mas magdudulot lamang ito sa kanya ng mas matinding takot at dahilan upang mas matakot siya ng makatulog? Pagsapit muli ng gabi, ay isa-isa na namang nagsidating sa kanilang selda ang apat na kaluluwa ng mga bilanggo. Agad na naman silang tumitig sa kinahihigaan niya, nakitang-kita niya. Kahit na nakatalukbong na siya ng kumot. Tumagilid na lamang siya paharap sa pader upang talikuran ng mga pagtitig nila. Pero naroon pa rin ang kakaibang kilabot kahit na hindi na niya nakikita ang mga multo ng apat na bilanggo. Bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata pero pinipigilan niya ang kanyang antok. Naiisip niya ngayon ang mga sinabi ng matanda na kahit pa sa panaginip ay kaya nilang magpakita. Ayaw niyang masaksihan mismo kung gaano kabrutal ang kanilang naging kamatayan. Nangangamba siya na
baka hindi yun kayanin ng kanyang isipan. Lumipas ang 3 mga araw at gabi na wala siyang tulog. Kapag mararamdaman niyang bibigay na siya sa antok, ay kinukurot niya ng pino ang kanyang hita o di kaya ay kinakagat niya ang kanyang braso. Matamlay siyang nagpupunas ng sahig, isang magtatanghali. Halata na ang pangingitim ng paligid ng kanyang mga mata at bakas sa kanyang anyo ang pagkabalisa na parabang laging lutang ang itsura niya. Muli na naman siyang nadako sa may kadilimang pasilyo at nakita na naman niya ang 4 na pulis na may kasama na namang mga preso na dadalhin nila sa isang tagong silid o pasilidad. Dito ay mas lalong nangibabaw sa kanya ang kuryosidad. Nais niyang alamin kung saan patungo ang pasilyong yun. Isinandal niya sa isang sulok ang floor map at itinabi din niya ang timbang may tubig. Nakita niyang hindi na isara ng maayos ang harang na rehas. At sa pagkakataong ito ay wala pang nakabantay. Lumakad siya habang palinga-linga sa kaliwat kanan. Tinahak niya ang pasilyo kung saan nagdaraan ang mga pulis kasama ng ilang bilanggo. Narating niya ang isang palikong pasilyo at natanaw niya sa dulo nito ang isang mataas at malapad na pintuan na gawa sa purong metal. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa saradong pintuan. Nais niyang alamin kung ano ang nasa likod ng pintuang yon, kung bakit dinadala doon ang ilang mga preso. Habang siya ay papalapit, ay unti-unti niyang nauulinigan ng mga sigawan, mga halakhakan at palakpakan. Lalo siyang nilukuban ng kuryosidad. Ano kaya ang nagaganap sa likod ng metal na pintuan? Kung pakikinggan niyang mabuti, ay parang may nagaganap na tupada sa loob. Kasing ingay ng isang sabunga ng naririnig niya, na bahagyang humina lamang sa pandinig niya dahil nakasara ang malaking pintuan. Pero ganoon na ganoon talaga ang pagkakarinig niya. May nangyayari nga sa kabila ng pintong ito na siyang naging sanhi sa bigla ang pagkawala ng ibang mga bilanggo o ng kanilang kamatayan. Nakahawak na siya sa metal na pinto nang gulatin siya ng isang malakas na sigaw. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan, ha?" Bulyaw sa kanya ng isang pulis na nakahawak na sa kanyang baril na nakasukbit sa kaluban nito habang naglalakad papalapit sa kanya. Wala ho, sir. Naglilinis lang po ako." Nangangatal na tugon niya. Pagbihit niya paharap sa papalapit na pulis. "Alam mo bang dito mismo ay pwede na kitang barilin? Hindi ka dapat magpunta sa bahaging ito. Ano man ang mga nangyayari sa kabila ng pintuang yan, ay hindi mo na dapat pang malaman. Mapapadali ang buhay mo sa ginagawa mo." Saad ng uniformadong lalaki bago ito napapalatak at napakamot ng kanyang ulo. Pasensya na po, sir. Di na po mauulit. Natangay lamang po kasi ako ng aking kuryosidad." Tugon niya na maluha-luha na dahil sa takot. Bumuntong hininga ang pulis at bumitaw na sa kanyang baril. "O siya, alam ko naman na bagong pasok ka lamang dito. Kaya di mo pa kabisado ang mga patakaran. Kasalanan ko rin naman ito dahil saglit kong iniwan ang pwesto ko. Kaya sige na, bumalik ka na sa trabaho mo at wag na wag ka nang magtatangka na muling bumalik dito. Dahil kapag iba na ang nakatokang bantay sa may pasukan, ay baka hindi ka na nilabigyan ng pagkakataon gaya ng gagawin ko." Wika ng pulis. Salamat po, sir. Sige po, hindi na po talaga mauulit." Saad ni Anton bago ito kumaripas na ng takbo. Isang buwan na ang nakalipas mula noong napasok sa bilangguang ito si Anton. Malaki na ang binagsak ng pangangatawan niya.
Humpak na ang kanyang magkabilang pisngi at malalalim na ang mga mata niya. Nagagawa pa rin naman niyang makaidlip paminsan-minsan. Pero sa gabi ay talagang ayaw niyang matulog hanggat makakaya niyang pigilan ang antok. Kapag nahimbing kasi siya ng ilang minuto ay magpapakita na sa kanyang panaginip ang mga namatay na bilanggo. Magigising na lang si Mang Lando sa lakas ng mga pag-ungol niya at sa likot ng pagbaling-baling niya sa higaan. Buti na lamang at lagi siyang ginigising ng matanda sa tuwing binabangungot na siya, sa tuwing nagpapakita sa panaginip niya ang apat na bilanggong dating nakapiit sa kinaroroonan nilang selda. Hanggang sa isang araw, nakatatapos lamang ng kanilang hapunan. Isinama ng dalawang pulis si Mang Lando at dinala sa kung saan. Ayaw isipin ni Anton na doon nila dadalhin ang matanda, sa dulo ng pasilyong yon, sa isang silid o pasilidad na nasa likod ng malaking pintuan na purong metal. Mag-isa na lang siyang nagbalik sa kanilang selda at wala na siyang aasahan ngayon na gigising sa kanya kapag binangungot na naman siyang muli. Lumalim na ang gabi na nakaupo lamang siya at nakapamaluktot sa kanyang higaan. Ayaw niyang mahiga dahil mas malaki ang tsansa na maigupo siya ng antok kapag nakalapat na sa higaan ng likod niya. Parang masisiraan na siya ng ulo. Gising na gising siya, pero nakakarinig na siya ng mga mahihinang pagbulong sa kanyang paligid. Palakad-lakad pa sa kanyang harapan ang multo ng apat na bilanggo. Pilit pa rin niyang inililihis ang paningin niya sa mga ito. Pero saan man siya bumaling, ay susundan nila ang mga mata niya at sa dakong yun sila magpapakita. Hindi naman niya maaaring ipikit ang mga mata niya o iyoko ang kanyang ulo dahil baka makatulog siya at mapahimbing. Pasado alas tres na ng madaling araw nang hindi na niya kinaya pang panlabanan ng antok. Dahan-dahang napayoko ang ulo niya at sumara ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi na niya namalayan pa ang pagbagsak ng katawan niya sa higaan. Nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakatayo na sa likod ng mataas na pintuan na gawa sa purong metal. Kita niya sa loob nito ang ilang mga individual na nakapalibot sa isang pabilog na ring o maliit na arena. Nagulat pa siya nang sumara ang malaking pintuan sa likod niya. Pagbaling muli niya ng tingin sa pabilog na ring ay nakita niya ang dalawang bilanggo sa gitna nito. May nakalagay na strap sa kani-kanilang mga bewang at may dalawang dipang kadena ang nakakabit sa mga ito na siyang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Sa tig-isang kamay ng dalawang bilanggo ay may maliliit na kutsilyo na gagamitin nila upang patayin ang isa't isa. Sa ikli ng mga kutsilyong gamit nila ay magiging madugo ang kanilang laban. Paulit-ulit nilang sasaksakin at hihiwain ang isa't isa hanggang isa lang ang malabing nakatayo. Pinagsasabong sila na parang mga manok habang nakapalibot ang ilang mga kalalakihang mukhang mga bigati ng porma. Pero ang umagaw sa pansin ni Anton ay ang isang lalaking nakadamit din ng kasuotan ng isang bilanggo na kasama ng dalawang nagpapatayang preso sa loob ng pabilog na ring. Ang matanda na matagal na niyang kasama sa loob ng selda 11. Tila isang referee si Mang Lando o siyang tagahatol sa nagaganap na laban. O siya ang nagsisilbing sentensyador sa dalawang nagsasabong na bilanggo. Naiiling na lamang si Anton sa kanyang mga nakikita. Ito pala ang nais ipakita sa kanya ng apat na bilanggong yon. Ang dahilan ng kanilang kamatayan na nais nilang mabigyan ng hustisya. Matapos na maipakita ng isa ang kanyang naging kamatayan, ay sumunod naman ang ikalawa. Ibang klase naman ang laro o paraan ng magiging laban nila.
Nakagapos sila sa magkaharap na mga poste. Nakatali ng mahigpit ang mga kamay nila ng patalikod. Maging ang mga binti nila ay hindi nila magagamit sa labanan dahil nakatali din ang mga ito sa poste. Sapat ang kanilang distansya upang magdikit ang kanilang mga ulo o kanilang mga mukha. Maglalaban din sila hanggang isa lang ang malabing buhay. At ang tanging magagamit nilang panlaban ay ang kanilang mga ulo at mga ngipin. Maaari nilang iuntog ang ulo nila sa ulo ng isa't isa o di kaya ay kakagatin nila ang kanilang katunggali. Gaya ng inaasahan ay naging sobrang madugo rin ang laging laban nila. Putok ang kanilang mga noo at kilay. Durog ang kanilang mga ilong at napilas ang balat ng kanilang mga pisngi sa tuwing makakagat nila ang isa't isa. Pero ang nalabing buhay ay kung sino yung nagawang makagat ang liig ng kanyang kalaban at mapilas ang lalamunan nito. Kumikiwal na ang sikmura ni Anton sa sobrang brutal ng nasasaksihan niya. Pero ang ibang mga taong nasa loob ng malawak na silid na ito ay masaya pang nagsisigawan at nagtatawanan, lalo na kapag nanalo na ang manok nila sa laban. Sumunod na ipinakita sa kanya ng ikatlong laban. Labanan naman ito ng pisikal na lakas. Nakatali muli sa kadena ang dalawang bilanggo at sa kanilang magkabilang panig ay mayroong mga baril na maaari nilang abutin at kunin. Pero kailangan muna nilang makipaghilaan. Labag sa patakaran ng larong ito na sugurin, suntukin o sipain ng isa ang kanyang katunggali. Tanging ang mga baril lamang na nakalagay sa magkabila nilang panig ang maaari nilang gamitin upang patayin ang isa't isa. Nagtagal ng ilang minuto ang laro nang nanaig na ang lakas ng isa. At siya na nga ang naging katapusan ng kanyang kalaban. Isang putok lamang ang umalingaw-ngaw dahil tig isang bala lamang ang inilagay nila sa bawat baril. At sa ika-apat na labang pinakita sa kanya ay may kakaiba ng eksena o idinagdag nilang pampagana sa laban. Tatlo na ang mga presong maglalaban-laban sa loob ng ring. Wala silang kahit na anong hawak na sandata. Maglalaban sila sa loob ng ring gamit lamang ang bahagi ng kanilang mga katawan. Wala silang mga gapos, wala rin kahit na anong proteksyon sa katawan. At para nga mas maging kapanapanabik ang magaganap na laban, ay nagpakawala ang mga pulis ng tatlong makamandag at naglalakihang mga kobra sa loob ng gagalawan nilang ring. Hindi nga tumagal ang labanan nila dahil kahit maiwasan nila ang pagtuklaw ng mga makamandag na ahas ay mamamatay pa rin sila sa gulpi. Sa kanyang higaan ay para nang nakukuryente si Anton. Nais niyang gisingin ng sarili niya pero di niya magawang makaalis sa kinaroroonan niya. Dumilim na ang silid matapos na maipakita sa kanya ang sinapit ng apat na bilanggong humihingi sa kanya ng tulong upang makamit ang hustisya. Palakas na ng palakas ang pag-ungol niya. Dahan-dahan nang palapit sa kanya ang apat na bilanggo na kalunos-lunos na ang mga anyo. Ang isa ay gutay-gutay na ang katawan sa dami ng tinamo nitong saksak. Ang ikalawa naman ay halos mabalatan na ang mukha at wakwak ang lalamunan. Ang ikatlo ay butas ang noo at sabog ang likod ng ulo nito. At ang pang-apat naman ay bugbog ang katawan at bali-bali ang mga buto. Wag kayong lalapit! Lubayan niyo na ako! Wala rin akong magagawa! Hindi ko rin kayo makakayang tulungan! Sigaw niya habang nakasandal na siya sa metal na pintuan. Nabaling ang tingin niya sa kanyang likuran nang marinig niya ang tinig ni Mang Lando sa likod ng metal na pinto. Paggising niya at pagbalik sa realidad
ay abot-abot ang kanyang paghingal. Tagaktak ang kanyang mga pawis at nanlalaki ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Ha, bata? Usisa ni Mang Lando sa kanya. Mang Lando? May pagtataka niyang tinig. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Muntik ka nang mamatay sa bangungot. Saad ng matanda. Napalunok ng tuyo si Anton bago bumaling ang ulo niya sa maliit na bintana sa tabi ng kanyang higaan. Maliwanag na sa labas kaya napahaba din talaga ang tulog niya. Heto, uminom ka muna. Wika ng matanda na hawak na ang isang plastik na bote na may lamang tubig. Tinitigan niya ng mariin ang matanda at siya ay napailing. Matagal niyo na palang alam, Mang Lando. Matagal na pala kayong bahagi ng mga ginagawa nilang kabulastugan dito sa loob. May pang-uusig na wika niya. Wala akong magagawa. Kinukuha talaga nila ako paminsan-minsan bilang tagahatol. Dati na rin akong napiling kalahok na ipanalo ko ang aking naging laban noon. Pero hindi ko pinili ang paglaya. Gusto kong pagdusahan ang aking nagawang kasalanan. Kaya pinili kong manatili pa rin dito sa loob. Isa pa ay wala na rin naman na akong babalikan pa sa labas. Revelasyon ni Mang Lando. Hindi ko rin masikmura ang mga ginagawa nila sa mga kapwa ko bilanggo. Pero ano ba ang magagawa ko? Isa lamang akong hamak na matanda na isang mamamatay tao. Mangiyak-ngiyak na tinig ng matanda. Pinagsasabong nila ang mga tao na parang mga hayop. Habang nagpapataya ng mga bilanggo, ay masaya silang nagtatawanan. Sumisigaw at nagbubunyi kapag nanalo ang pinili nilang bilanggo. Kailan pa nagsimula ito, Mang Lando? Bakit nagpapatuloy ang ganitong mga gawain nila? Mga katanungan pa ni Anton na naluluha. 40 taon na akong nakakulong sa piitang ito. Magmula noong mapasok ako dito, ay nagaganap na ang mga bagay na yon. Yung mga bagay na ipinakita nila sa'yo. Nung una ay simpleng labanan lang ang nagaganap. Kamao sa kamao, hanggang sa may isang malabing nakatayo. Pero habang lumilipas ang mga taon, ay nagiging mas bayolente at brutal na ang mga labanang naiisip nila. Swertihan na lang talaga kapag hindi ka nila napili bilang isang kalahok. Dahil dalawa na lang ang maaari mong kahantungan. Kalayaan o kamatayan. Kwento ni Mang Lando. Kalayaan? Ibig po bang sabihin, posible talagang makalaya ang mga napipiling kalahok kapag naipanalo nila ang laban? Tanong pa ni Anton. Iyon ang nakasaad sa magiging kasunduan. Pero hindi lamang sila basta pumipili ng gagawin nilang kalahok. Inaalam muna nila ng mabuti ang buong pagkatao ng pipiliin nila. Kung saan ito bihasa o kung gaano katibay ang sikmura nito. Maaari ngang may mga nagawa ng makalaya kung yun ang ginusto nila matapos nilang maipanalo ang kanilang laban o laro. Pero malamang na mas marami pa rin ang nalabingang nakatayo sa huli. Pero sa loob na rin ng ring mismo sila nawalan ng buhay. Ibig sabihin ay hindi talaga garantisadong makakamit mo ang kalayaan kahit pa ikaw ang manalo. Salaysay pa ni Mang Lando base sa kanyang mga nalalaman. Lumipas ang ilang oras. Nasa kani-kanilang pwesto na sila upang gampanan ang araw-araw nilang gawain. Abala na sa pagmamap ng sahig si Anton nang lapitan siya ng 2 pulis. Itigil mo muna yan. Sumama ka sa amin. Gusto kang makausap ni Warden.
saad ng isa sa dalawang pulis. Isinandal ni Anton sa dingding ang gamit niyang map at sumama nga siya sa dalawang pulis. Napalingon pa siya sa kanyang likuran at nakita niya si Mang Lando na nakasunod ang tingin sa kanila. Naiiling ang matanda dahil batid na nito ang dahilan kung bakit dadalhin ngayon ng dalawang pulis si Anton sa tanggapan ng warden. Pagpasok ni Anton sa isang silid ay isinara na ng dalawang pulis ang pintuan. Isang may kataba ang lalaki na may mangilan-ngilan ng puting buhok ang nakaupo sa likod ng isang mesa habang humihit-hit ito ng matabang tabako. Oh, ano pang tinatayo mo dyan? Maupo ka na. Mataas na tinig ng warden na nakamuestra ang isang palad sa upuang nasa harap ng mesa nito. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na makakaharap at makakausap ni Anto ng warden. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at di niya makontrol ang panghinginig ng kanyang mga kamay at binti. Relax ka lang. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Nakangiting sambit ng warden na umakma pang aabutan siya ng tabako. Pero sumenya si Anton na hindi siya naninigarilyo. Bakit niyo ba ako gustong makausap, sir? May pangangatal na tinig niya na nakayuko. Dediretsahin na kita, bata. May mga palaro kaming isinasagawa sa loob ng bilangguang ito. Bawat laro ay mayroon ding kaukulang pusta. Malaking halaga ng pera ang tinataya namin sa aming napiling panlaban. Kailan lang noong huling nagdaos kami ng isang nanamang palaro at malaki ang halaga ng natalo sa amin ng boss ko. Gusto naming makabawi sa susunod. Pagpapaliwanag ng matabang lalaki. Ano naman po ang kinalaman ko sa mga sinasabi nyo? Tanong pa ni Anton. Ikaw ang napili kong panlaban, bata. Tahas ang tugon ng warden bago ito bumuga ng makapal na usok. Nanlaki ang mga mata ni Anton at ilang ulit siyang napailing. Hindi naman po ako sanay sa bugbugan, sir. Naririnig ko lamang po sa ibang mga inmate ang nangyayaring paglalaban ng mga bilanggo. Kaya pinapauna ko na po sa inyo. Hindi po ko pwedeng ipanlaban sa anumang pisikal na labanan o tagisan ng lakas. Giit niya na maluha-luha. Natawa ng malakas ang warden bago nito ingud-ngud ang matabang tabako sa ashtray. Kaya nga ikaw ang napili ko sa pagkakataong ito. Dahil hindi suntukan o labanan ng pisikal na lakas ang susunod na laro. Saad ng warden. Ano hong ibig niyong sabihin? Bulalas ni Anton. Masusi kong siniyasat ang buo mong pagkatao. Napag-alaman ko na dati kang hustler sa isang kasino. Isang mahusay na balasador. Bihasa ka sa mga baraha. Kaya yan ang magbibigay sa iyo ng tsansa upang mas mapaaga ang paglaya mo. Tugon ng warden. Natigilan si Anton at napaisip. Kung ang magiging laro ay sa pamamagitan lamang ng husay sa mga baraha, ay hindi ngayon magiging mahirap para sa kanya. Maglalaban po ba kami gamit ang mga baraha? Ano po bang klaseng laro ang panglalabanan namin? Usisa niya. Ang pinakasimpleng laro, ang Lucky Nine. Madali lang, di ba? Nakangiting tugon ng matabang lalaki. Sa ganoong klase ng laro, paano ko po pakikinabangan ang pagiging balasador ko kung dalawang baraha lamang ang mahahawakan ko? Saad pa ni Anton. Ang totoo ay hindi naman talaga ang husay mo sa baraha ang dahilan kung bakit kita pinili. Pinili kita dahil sa taglay mong swerte.
At kung itatanong mo kung bakit ko nasabing swerte ka? Sambit ng warden na binitin pa ang nais nitong sabihin. Bakit po? Anong klaseng swerte po ba sa tingin nyo ang nangyayari ngayon sa buhay ko? Naguguluhang tanong ni Anton. Ang totoo ay, ngayon pa lamang, pwede ka nang maabsuelto sa kaso mo. Dahil yung siraulong nagdiin sa'yo para makulong ka, ay gumawa na naman ng kaparehong krimen, gaya ng ibinintang niya sa'yo. Nahuli namin siya at pinaamin. At yun nga, ikinanta niya na wala ka talagang kinalaman sa krimen na ibinintang niya sa'yo. Inamin niya na siya ang nag-set up upang ikaw ang madiin sa kaso. Kuwento ng warden. Naluha si Anton at biglang gumaan ang bigat sa dibdib niya. Talaga ho, sir? Ibig bang sabihin ay mapapawalang sala na ako? Masayang tinig niya. Ngumiti ang warden at napailing ng paulit-ulit. Para sa akin ay absuelto ka na. Maaari ko nang ibigay ang abiso ng paglaya mo kahit ngayon na mismo. Ang kaso lang, iilan lang kaming nakakaalam sa ginawang pag-amin ng hinayupak na yon. Hindi yun nakarating sa iba at hindi na yun makakarating pa sa hukuman. Dahil wala na siya, itinumba na siya ng mga kasama ko sa organisasyon. Kaya sa mata ng hukuman ay ikaw pa rin ang gumawa ng krimen na ibinintang sa'yo. Nakangising saad ng warden bago ito humalakhak. Nabura ang ngiti sa mukha ni Anton at muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit niyo po ginawa yon? Bakit niyo inalis sa akin ang pagkakataong malinis ang aking pangalan at makamit ang aking paglaya? Lumuluha niyang sambit. Oo, sinabi ko naman sa iyo kanina na relax ka lang. Kaya ka nga naririto ngayon sa harap ko upang pag-usapan natin ang isang kasunduan. Lalaban ka sa magaganap na palaro. At kapag naipanalo mo ang laban, ay ako mismo ang lilinis sa pangalan mo. At ako rin ang maghahatid sa iyo sa entrada ng bilangguang ito. Kapag lalaya ka na, hindi na kita tatanungin kung papayag ka o hindi. Dahil wala ka naman ng kailangang pagpilian. Ikaw ang magiging panlaban ko at magiging daan ko upang makabawi. Saad pa ng warden bago nito inilabas ang isang papel kung saan nakasaad ang isang kasunduan. Inilapag ito ng matabang lalaki sa kanyang harapan. Dinampot naman ito ni Anton at binasa niya ang mga nakasaad dito. Sigurado po bang papalayain niyo ako, sir, kapag ako ang nanalo? Usisa niya matapos niyang mabasa ang ilang mahahalagang detalye ng kasunduan. I'm a man of my words. Isa lamang akong tao na nahuhumaling sa sugal. Pera-pera lamang ang lahat sa akin. Ipanalo mo ang iyong magiging laban at pinapangako ko sa'yo, makakamit mo ang kalayaan at madadala mo palabas sa lugar na ito ang malinis mong pangalan. Patas ako kung lumaban, bata, kaya mapanghahawakan mo ang aking mga salita. Pangungumbinsi pa ng matabang lalaki. Dinampot nga ni Anto ng ballpen at pinirmahan niya ang kasunduan. Wala naman na talaga siyang pagpipilian sa puntong ito. Hindi niya alam ang maaaring gawin ng warden sa kanya kapag hindi siya pumayag sa gusto nito. Magaling, bata. Mahusay na desisyon. Well, for formality reasons lang naman ang papel na ito. Wala ka naman talagang ibang choice. But anyway, ngayon pa lang ay babatiin na kita. Malaki ang kumpiyansa ko sa iyo, bata. Kaya sana ay huwag mo kaming bibiguin. Marami kaming pupusta sa iyo. Kaya pagbutihin mo sana ang paglalaro.
saad ng warden bago nito ilahad ang kanyang palad upang makipagkamay. Nakipagkamay nga si Anton at dito na nagtatapos ang kanilang usapan. Ganap na alas 5 ng hapon matapos ang kanilang hapunan. Kinuha na siya ng dalawang pulis at dinala na siya sa may kadilimang pasilyo patungo sa silid na nasa kabila ng mataas na pintuang yari sa purong metal. Umusad pa kanan ang malaking pinto at tumambad sa paningin niya ang pabilog na ring kung saan ay makikita ang isang lamesa at tatlong mga upuan sa gitna nito. Nakapalibot na sa labas ng ring ang mga taong pawang mga nakasuot ng magagara at mamahaling mga damit. Nakatayo naman sa bawat sulok ng malawak na silid ang mga uniformadong pulis na magbabantay sa seguridad. Marahan na siyang itinulak ng dalawang pulis sa likod niya at sumenyas na ang warden sa kanya na maupo na siya at humarap sa mesa. Ilang saglit lang ang lumipas nang ipinasok na sa loob ng malawak na silid ang tatlo pang mga bilanggo. Nanlaki ang mga mata ni Anton dahil isa sa tatlong lalaking yon ay si Mang Lando. Dalawang upuan na lang ang nalalabing bakante, kaya ibig sabihin ay tatlo lamang ang mga kalahok sa laro. Naupo sa magkabilang gilid niya ang dalawa pang kapwa niya bilanggo, habang nanatili naman na nakatayo sa harap ng mesa si Mang Lando. Lumapit sa kanila ang isang uniformadong pulis. Iniabot nito kay Mang Lando ang isang deck ng bagong mga baraha na hindi pa nailalabas sa kahon nito. Tumango lamang si Mang Lando bago nito ilabas sa kahon ang bagong deck ng mga baraha. Ibig sabihin ay ang matanda ang magiging balasador at dealer nila na magbibigay sa kanila ng kanilang mga baraha. Tumayo ang warden at nagsalita ito upang sabihin ang mga patakaran ng magaganap na laro. Simple lamang ang magiging laro ngayon. Laro ng baraha. Natawa ang warden at ganoon din ang mga bigating tao na manonood at pupusta sa kani-kanilang mga manlalaro. Pero gaya ng nakagawian, hindi pwedeng walang pagdanak ng dugo ang kanilang magiging laban. Saad pa ng matabang lalaki bago muling lumapit ang isa pang uniformadong pulis sa gitna ng ring. Inilabas ng pulis na ito ang isang maliit na revolver at isang bala. Ipinakita pa ng pulis sa lahat na wala pang bala ang cylinder ng baril at ang bala lamang na hawak niya ang ilalagay niya dito. Matapos niyang makargahan ng isang bala ang revolver, ay pinaikot niya ang cylinder nito. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at tinakpan niya ang baril ng isang stainless na dome plate cover. Walang nakakaalam kung nakatapat ba sa baril ng baril ang bala o hindi. Kaya sa pagkalabit dito ng isa sa mga manlalaro ay posible itong pumutok at isa sa tatlong kalahok ang tutumba at mai-eliminate. Nasa gitna ng ating mga manlalaro ang isang baril na may iisang bala. At gaya ng alituntunin sa larong Lucky 9, ay magpapataasan ng baraha ang tatlong kalahok. Ang may pinakamataas na baraha ay siyang dadampot ng baril. At ang sinuman ang may pinakamababang baraha ay siyang tututukan ng barilin at posibleng matanggal na sa laro kapag pumutok ang baril. Kapag magkapareho ang baraha ng dalawang may mas mababang numero, ay bahala na ang may pinakamataas na baraha kung sino sa dalawang mababa ang tututukan niya ng baril. Kapag dalawa naman sa kanila ang parehong mataas, ay bibigyan ulit silang dalawa ng panibagong mga baraha. Malinaw ba ang patakaran? Wika ng warden na siyang nagdakda ng mga patakaran ng magaganap na laro. At isa pa pala, kapag ang taong nakahawak ng baril ay hindi nagawang kalabitin ito o bumitaw sa baril, siya ay automatikong matatalo na rin sa laban.
dagdag pa ng warden bago ito naupo. Habang nakikinig ang mga kalahok sa mga patakaran, ay nanlalaki ang kanilang mga mata at halata sa kanilang mga anyo ang matinding takot at pangamba. Buong akala nila ay simpleng laro lamang ito ng mga baraha, pero magiging matugurin pala ang magaganap na labanan nila. Binalasan na ni Mang Lando ang mga baraha. Nakatuon lang ang tingin ng mga manlalaro sa mga kamay niya. Base sa nakikita ni Anton, ay hindi bihasa ang matanda sa paghawak ng mga baraha, o hindi ito talaga isang mahusay na balasador. Kaya kampante siya na magiging patas talaga ang magiging laro nila. Tatlong ulit na binalasa ng matanda ang mga baraha. Dalawang baraha ang inilantad niya sa ibabaw ng deck, at nagdeal na siya ng tigdadalawang baraha sa bawat manlalaro. Pinintahan na ng bawat kalahok ang mga barahang nakuha nila. Napangiwi agad ang labi ni Anton. 3 at 2 ang napuntang baraha sa kanya. Pwede na itong ilaban, pero hindi na humirit pa ang dalawa niyang kalaban. Napilitan siyang humirit pa ng isa, pero 10 ang nakuha niya. 5 pa rin ang bilang ng kanyang baraha, kaya tagilid pa rin siya ngayon. Pagbuklat nila ng kanilang mga baraha, ay nakakuha ng 8 ang nasa kanyang kanan. Ito ang may pinakamataas na baraha sa kanilang tatlo. Ang nasa kanyang kaliwa naman ay nakakuha ng 6. Kaya ibig sabihin ay siya ang babarilin ngayon ng may pinakamataas na bilang ng baraha. Dito na dumagundong sa kaba ang dibdib niya. Nagbutil-butil ang mga pawis niya sa noo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nangangatog ng husto ang kanyang mga tuhod. Iniangat na ng pulis ang takip ng baril. Mabilis itong dinampot ng lalaki na may pinakamataas na baraha, at agad nitong itinutok sa noo ni Anto ng baril. Labis din na nanginginig ang kamay ng lalaki na siyang may hawak na baril. Kita ni Anton na wala din talaga sa linya nito ang kumitil ng buhay. Pero nakatutok na rin sa likod ng ulo ng lalaking ito ang baril ng pulis na nasa likod nito. Kalabitin mo ang baril, o agad ka nang maaalis sa laro. Wika ng warden. Marahang tumango si Anton habang nakatitig siya sa mga mata ng lalaki. Nakikita niya ang isang slot sa cylinder ng baril kung saan nakalagay ang bala. Kaya alam niyang hindi nakasalang sa baril ang bala nito. Pikit matang kinalabit ng lalaki ang baril, pero hindi ito pumutok. Pabagsak na inilapag ng lalaki ang baril sa mesa, at nanginginig ang mga kamay niyang niyapos ang kanyang sarili. Alam man ni Anton na hindi talaga puputok ang baril, ay matinding kaba pa rin ang nadama niya. Sa unang round pa lang ng laro ay siya na kaagad ang natutukan ng baril. Magsisimula na ang susunod na round. May gusto pa bang taasan ang kanyang pusta? Sigaw ng warden na pumapalahaw sa loob ng malawak na silid. May sumigaw na tataasan niya ang kanyang pusta. May sumigaw naman na ipupusta na niya ang lahat ng dala nitong pera sa susunod na round. Bago ang susunod na round, ay dinampot muli ng pulis ang revolver. Dumukot ito sa kanyang bulsa at naglabas siya ng isa pang bala. Inilagay niya ito sa cylinder at pinaikot bago niya ito mabilis na inilapag sa gitna ng mesa at tinakpan. Napalunok na lang ng laway ang tatlong manlalaro at sila ay nagkatinginan. Mas tumaas na ang tsansa na tumapat na ang bala sa baril at pumutok ang baril sa pagkalabit nila. Muling nagdeal ng tigdalawang baraha si Mang Lando sa bawat manlalaro. Nakadama ng tuwa si Anton, pero ayaw niyang magpahalata. 8 ang baraha niya sa pagkakataong ito, kaya gumaan ng bahagya ang pakiramdam niya. Nagulat na lamang siya
nang biglang binuklat ng lalaking nasa kaliwa niya ang barahan nito. 9 ang barahan nito, kaya ito na ang may pinakamataas na bilang ng baraha. Hindi naman na humirit ang lalaking nasa kanan niya, kaya sa palagay ni Anton ay mataas din ang barahan nito. Sabay nilang binuklat ang kanilang mga baraha, ay dito pa lamang napangiti si Anton. 7 ang baraha ng lalaking nasa kanan niya, kaya ito ang matututukan ngayon ng baril. Pag-angat ng pulis sa takip, ay agad nang dinampot ng lalaking may pinakamataas na baraha ang baril. Itinutok niya ito sa ulo ng may pinakamababang baraha. Pero mahahalata na, wala rin sa linya nito ang pumatay ng tao. Gayunpaman, ay kailangan pa rin niya itong kalabitin o siya ang mapuputukan ng baril sa ulo. Pikit matang kinalabit ng lalaki ang baril at umalingaw-ngaw ang isang putok. Sabog ang ulo ng nabaril na lalaki at kumalat sa simentadong sahigang utak nito. Naghiyawan ang mga taong nakapaligid sa kanila. May napatayo pa at napasayaw sa tuwa, at mayroon din namang mga napamura dahil natalo na sa laro ang manok nila. Natulala na lamang si Anton habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ayaw niyang lingunin ang bangkay na katabi niya na nakadilat pa ang mga mata. Ang lalaki naman na nakabaril sa isa nilang kalaban ay napayuko sa kanyang paanan at nagduduwal. Hindi kinaya ng sikmura nito ang nagawa niya, pero kinailangan niyang gawin yun, kundi ay una siyang mamamatay. Pinagtatawanan pa ng mga manonood ang dumuduwal na lalaki. Sumigaw sila na tuloy ang laban, na mas lalo pa nilang pinainit ang laro para sa ikasisiya nila. Inililibot ni Anton ang paningin niya. Tila mga humahalakhak na demonyo ang mga nakikita niya. Labis silang nasisiyahan sa kasawian ng iba at mas lalo pa nilang dinaragdagan ang kanilang mga pusta. Dinampot muli ng pulis ang baril. Inilabas niya ang isang kapsula sa cylinder at naglabas siya ng 2 panibagong bala. Inilagay niya sa cylinder ang karagdagang mga bala, kaya sa pagkakataong ito ay may 3 bala na ang revolver. Pinaikot niya ang cylinder at mabilis niyang inilapag sa mesa ang baril at tinakpan. Napatitig si Anton sa nalalabi niyang kalaban. Kita niya na nag-iba na ang galaw ng mga mata nito. Tila masisiraan na ito ng bait at naghahalo na ang mga luha at malapot na sipon nito. Sinikap niyang maging mahinahon. Binalingan niya ng tingin si Mang Lando at pasimple din siyang tinignan ng matanda. Marami man silang nais sabihin sa isa't isa ngayon, ay hindi naman sila maaaring makapag-usap. Lumapag na ang 2 baraha sa harapan ng nalalabing mga manlalaro. Wala sa kanila ang humirit pa ng baraha matapos nilang mapintahan ng mga ito. Pagbuklat nila sa kanilang mga baraha, ay tila pareho silang nakahinga ng maluwag. Maging ang mga nakapaligid sa kanila ay biglang napawi ang nadaramang tensyon. Parehong 8 ang mga baraha nila, kaya tabla ang kinalabasan ng 3rd round. Muling nagtaas at nagdagdag ng kanilang pusta ang ibang mga manonood. Nabalot muli ng ingay ang malawak na silid bago magsimula ang 4th round. Kinuha muli ng pulis ang baril. Inilabas niya ang cylinder nito at nagdagdag muli siya ng 1 bala. 4 ang nakalagay sa cylinder. 2 slots na lang nito ang bakante. Swerte na lang talaga ng bawat 2 manlalaro ang magdidikta ng laban sa puntong ito. Pinaikot ng pulis ang cylinder. Inilapag niya sa mesa at muling tinakpa ng baril. Nagdil ng muli ng mga baraha si Mang Lando. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ng 9 si Anton. Siya ang panalo sa round na ito
kaya siya ang hahawak ng baril. Mariin muna niyang tinitigan sa mata ang kanyang kalaban. Kita niya ang nag-uumapaw na takot sa anyo nito. Apat na ang bala ng baril, kaya nasa 80% na ang tsansa na pumutok ito sa oras na kalabitin na ito ni Anton. Pagdampot ni Anton sa revolver, ay napalingon pa siya kay Mang Lando. Pasimple lamang tumango sa kanya ang matanda, pero alam niyang nasa kanya pa rin ang desisyon kung kakalabitin ba niya ang baril o hahayaan niyang siya ang barilin nila sa ulo. Kung mababahiran ba ng dugo ang mga kamay niya, o mas mamatamisin na lang niya ang kamatayan kaysa ang makapatay siya ng isang tao. Habang nakatutok sa kaharap niyang lalaki ang baril, ay naiisip niya ang kanyang asawa at mga anak. Kapag pumutok ang baril na nasa kamay niya, ay panalo na siya. Makakalabas na siya ng bilangguang ito at muli na silang magsasama-sama. Bigla siyang natauhan nang madama niya ang pagdampi ng malamig na nguso ng baril sa likod ng ulo niya. Bumibilang na ang warden, at kapag hindi pa niya kinalabit ang baril, ay siya ang tiyak na titimbuang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinalabit niya ang gatilyo. Walang putok na umalingaungaw, kaya anong ginhawa ang naramdaman niya. Agad niyang binitawan ng baril at hinagod niya ng kanyang dalawang palad ang kanyang mukha. Natapos na ang ika-apat na round. Napapasipol pa ang iba at nagsisipunas ng kanilang mga pawis. Hindi naman gaanong maalinsangan sa loob ng silid na kinaroroonan nila, pero pinagpapawisan sila ng husto dahil sa umiinit na laban. Nadagdagan pang muli ang mga pusta. Nasa ikalimang round na sila, at sa puntong ito ay magkakaalaman na talaga kung sino sa dalawang nalalabing manlalaro ang nagtataglay ng mas malakas na swerte. Kinuhang muli ng pulis ang baril at naglabas muli ito ng isa pang bala. Inilabas niya ang cylinder at kinarga niya ang ikalimang bala. Pinaikot niya ang cylinder ng ilang beses bago niya inilapag sa gitna ng mesa ang baril at tinakpan. Dito na napahagulgol ang kalaban ni Anton. Paulit-ulit nitong sinasambit na ayaw pa niyang mamatay. Pero kita niya sa anyo nito na hindi rin talaga nito kaya ang kumitil ng buhay. Maya't maya pa itong sumusulyap sa bangkay ng lalaking binaril nito, at mas lalo pa itong napahagulgol habang nakasabunot ito sa kanyang buhok. Magsisimula na ang ikalimang round. Ang round na ito ang posibleng maging huli dahil napakataas na ng tsansa na pumutok ang baril. Nagbigay na ng mga baraha si Mang Lando sa dalawang manlalaro. Napamura na lang sa kanyang isipan si Anton. 4 lamang ngayon ang bilang ng baraha niya. Napakaalanganin nito, pero natigilan siya nang humirit ang kalaban niya. Ibig sabihin ay mababa rin ang bilang ng baraha nito. Nag-iisip siya ngayon kung hihirit din ba siya o ilalaban niya ang 4. Pero mababa talaga ito para sa kanya, kaya napilitan din siyang humirit din ng isa pa. Pagtingin niya sa ikatlong baraha, ay nakadama siya ng tuwa. Nakahinga siyang bigla ng maluwag at napanatag ang loob niya. 4 ang nakuha niyang ikatlong baraha, kaya 8 na ngayon ang bilang ng baraha niya. Pero pagbuklat ng kalaban niya ng baraha nito, ay nanlambot bigla ang pakiramdam niya. Parang may sumaksak sa puso niya sa bigla ang pagkirot nito. Pakiramdam niya ay namamanhid din ang buo niyang katawan. Nakabuo ng 9 ang kanyang kalaban, kaya ito ang nanalo dahil may mas mataas na bilang ito ng mga baraha. Napalingon na lang sa warden si Anton at umiling lang sa kanya ang matabang lalaki. Pagbaling muli niya ng tingin sa kanyang harapan, ay nakatutok na sa kanyang ulo ang baril na kargado ng 5 bala.
Nakita niya ang bakanting slot sa cylinder nito. Kaya alam niya na nakatapat ngayon sa baril ng baril ang isa sa limang bala. Ito na marahil ang kapalaran niya. Hanggang dito na lamang talaga siguro ang buhay niya. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang kamatayan. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok at dito na nga nagtapos ang kanilang laro. Makaraan ang ilang araw. Bit-bit na ni Anto ng kanyang mga bag. Kasabay na niyang naglalakad ang warden patungo sa may entrada ng bilangguan. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili ko sa iyo, bata. Kakambal mo nga yata talaga ang swerte. Biruin mo, nasa harapan mo na ang tiyak na kamatayan. Pero heto ka, buhay pa rin at magiging malaya na. Nakangiting sambit ng matabang lalaki na tinapik pa ang balikat niya. Napangiti si Anton at nagbalik sa kanyang gunita ang nangyari. Kung papaano niya nalampasan ang tagpong nakaharap na niya si kamatayan. Nakatutok sa kanya ang revolver na kargado na ng limang bala. Alam niyang nakatapat na sa baril nito ang isang bala. Kaya inantay na lang niya ang pagputok nito sa ulo niya. Ilang segundo na siyang nakapikit hanggang sa marinig niyang ibinagsak ng kanyang kalaban ng baril sa mesa at hindi na nito nagawang kalabitin pa ang gatilyo. Ayoko na! Ayoko na! Tama na! Hindi ko na kaya! Saad ng lalaki habang nag-uunahan ng mga luha nito. Nilabag nito ang huling patakaran. Hindi nito kinalabit ang baril at binitawan pa niya ito. Kaya lumalabas na tinanggap na rin nito ang kanyang pagkatalo. Teka! Sandali lang! Wag! Sigaw pa ni Anton. Pero nakalabit na ng pulis ang baril nito na nakatutok sa likod ng ulo ng lalaking nagpatalo sa kanilang laro. Sumenyas ang warden at lumapit sa kanila ang isang uniformadong pulis. Bit-bit nito ang isang itim na traveling bag na iniabot nito sa kanilang warden. Heto, tanggapin mo. Saad ng matabang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Iniaabot sa kanya ng warden ang isang bag na hindi pa niya alamang nilalaman. Ano pong laman nito, sir? Tanong niya. Silipin mo. Nakangiting tugon ng warden. Mas lalo pang nanlaki at namilog ang mga mata ni Anton nang makita niya ang napakaraming pera. 2 milyon ang halaga ng perang yan. Balato mo yan sa akin dahil labis na natuwa ang boss ko sa naging laro mo. At ganoon din naman ang tuwa ko dahil bawing-bawi na ako ngayon. Malaking pera ang napalanunan namin dahil sa iyo, bata. Kaya nararapat lang na partihan kita. Sinabi ko naman sa iyo na mayroon akong isang salita at patas din akong tao. Wika ng warden. Totoo po ba ito, sir? Marami pong salamat. Nauutal na saad ni Anton. O siya, sige na, bata. Makakaalis ka na. Huwag ka na sanang muli pang masangkot sa gusot o gumawa ng kalokohan. Dahil pag nakulong ka pang muli, ay baka hindi ka naswertehin. Nakangiting wika ng matabang lalaki. At ipapaalala ko lang muli sa iyo na wala kang sinumang pagsasabihan sa lahat ng mga nalaman mo dito sa loob. Kung mahal mo ang buhay mo at ang buhay ng buong pamilya mo, ay huwag ka nang magpakabayani. Malawak ang organisasyong kinabibilangan ko. Kaya ka naming patahimikin ng permanente kung gugustuhin namin. Paalala pa ng warden bago ito naglakad pabalik sa kanyang opisina. Napatango na lamang ng ilang ulit si Anton at napalunok ng kanyang laway. Nakangiti nga ang warden habang nagsasalita ito kanina. Pero ramdam niyang hindi ito nagbibiro sa mga binitawan nitong salita
Kahit na hindi pa siya pagbabantaan nito, ay alam naman niyang ang manahimik na lang talaga ang magagawa niya. Paglabas niya sa bilangguan, ay sinalubong siya ng kanyang asawa at tatlo nilang anak. Buong higpit niyang niyakap ang mga ito at hinaggan. Maluha-luha pa siyang napatingala at bumulong ng pasasalamat sa may kapal. Isang gabi na nasa kasarapan na sila sa pagtulog, ginising siya ng kanyang asawa nang maalimpungatan ito at marinig siya nitong umuungol at dumadaing habang ito ay tulog. Binabangungot ka. Wika ng ginang bago nito sinindi ang lampshade sa tabi ng kanilang kama. Humahangos na naupo si Anton at nanlalaki ang kanyang mga mata. Tubig! Gusto ko ng tubig! Saad niya na nangangata lang kanyang mga labi. Sige, ikukuha kita. Sambit ng ginang. Hindi. Mabuti pa ay mahiga ka na lamang ulit. Ako na ang kukuha. Pagpipigil niya sa kanyang asawa. Tumayo siya at pinungo niya ang kanilang kusina. Humihikab ba siya nang isindi niya ang ilaw? Halos mabuwal siya sa gulat nang tumambad sa paningin niya ang mga multo na humahabol sa kanya kanina sa kanyang panaginip. Ang multo ng apat na bilanggo na nakasama niya noon sa selda 11. Ano pa bang kailangan niyo sa akin? Bakit ayaw niyo pa rin akong lubayan? Sambit niya sa mga kaluluwang sumunod sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Tinitigan lang siya ng mga ito, tulad ng kanilang ginagawa noong siya ay nasa loob pa ng kulungan. Umiiling na lamang si Anton habang siya ay napapaatras palayo. Hindi ko maaaring gawin ang gusto niyong mangyari. Mapapahamak ang buhay ko, pati na ang buhay ng aking pamilya. Sana unawain niyo ko. May pagsamo niyang tinig. Napaigtad na lang siya nang madama niya ang pagdampi ng isang kamay sa kanyang balikat. Anton, sinong kausap mo? May pagtatakang usisa ng kanyang asawa. Nanlalaki ang mga mata niyang bumaling sa kanyang asawa. Wala. Wala naman akong kinakausap, Amelia. Marahil ay napalakas lang ang pagmumuni-muni ko. Tugon niya bago niya muling nilingon ang kinatatayuan ng apat na kaluluwa kanina. Matapos ang muling pagpapakita sa kanya ng mga bilanggo, ay hindi na naman niya nagawang makatulog muli ng ilang mga gabi. Patuloy pa rin sila sa pagpapakita at pagpaparamdam sa kanya, lalo na kapag hinayaan niyang maigupo siya ng antok at walang agarang gigising sa kanya. Mas naging desidido pa ang mga kaluluwa nila na bulabugin siya, lalo na ngayong malaya na siya at maaari na niyang maipahayag sa madla ang mga kabulastugang nagaganap sa loob ng bilangguang yon. Dumating ang araw na naisipan niyang dalawin si Mang Lando. Laking tuwa ng matanda nang magkita silang muli. Sa itsura mo ay mukhang hindi ka pa rin nilulubayan. Hindi mo na naman magawang matulog ng mahimbing. Nasa labas ka na, pero tila ayaw ka pa rin nilang palayain. Saad ng matanda, habang pinagmamasdan nito ang napakatamlay niyang itsura. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Mang Lando. Gusto ko man silang tulungan na makamit ang hinihingi nilang hustisya. Pero paano naman ang kapakanan ng aking pamilya? Sino naman kaya ang maniniwala sa isang dating bilanggo na gaya ko? Naguguluhang wika ni Anton. Kung ako lang bata, ay kaya kitang unawain. Pero yung mga nasa iyong likuran, hinding-hindi ka nila mauunawaan. Seryosong sambit pa ni Mang Lando.
Nanlaki ang mga mata ni Anton at gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang pumihit upang lingunin ang kanyang likuran. Tumambad sa paningin niya ang napakaraming mga kaluluwa ng mga bilanggo na nais makamit ang ninanais nilang hustisya sa pamamagitan niya.